Aprobado na ng Food and Drug Administration, FDA, na magsagawa ng clinical trial sa Pilipinas ang bakunang Janssen sa mga susunod na linggo. Kaugnay niyan, makakasap natin DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Magandang umaga po, Usec Vergeire. Magandang umaga po, sir. Saan posibleng isagawa itong trial at gaano katagal yung magiging evaluation po sa bakunang Janssen? Yes, sir. Wala pa hong binibigay yung vaccine expert panel natin na assignment ng mga sasali dito sa trial na to. But at the sites, meron na ho silang nabanggit. Meron na ho tayong 5 na assigned sites for this Janssen. Ito po ay bibigay nila in the coming days para kumpleto po yung impormasyon. Sa ngayon, Janssen pa lang po ang nakakumpleto ng proseso, Usec? Yes, sir. Ang Janssen po ay naaprubahan itong bago matapos ang taon ng 2020. Yun pong 2 pa ay nasa proseso pa rin po para makapagkumpleto ng kanilang mga dokumento. Ano po yung 2? We have Sinovac. Opo. Meron po tayong Gamaleya. At meron pa ho tayong isa yung Clover na kailangan pa rin makakompleto ng kanilang dokumento. 3 pala ho. Opo. Yung Pfizer po, bagamat tinuturok na po sa Amerika, dadaan pa rin ho ba sa proseso dito po sa Pilipinas? Opo. Kahit po kailangan mapaliwanag natin, kahit meron na ho silang mga emergency use authorization sa kanilang bansa, pagpasok po dito sa ating bansa, dadaan pa rin sa ating regulatory process. Although, meron ho tayong reliance and recognition pathway. Opo. Na pwede na ho nating magkaroon ng expedited na review dito sa atin. Opo. Okay, yung mga LG ho, kanya-kanya ng labas ng pondo at may mga pagpa-reason ho ng listahan ng pwedeng mabakunahan. Pero may panawagan at paalala ng DOH na makipag-ugnayan sa national government. Pag sinabi yung national government, alin ho ba? DOH ho ba o paano po? Yes, sir. Kasi po itong emergency use authorization na ibinigay ng FDA, ang maaari lang pong makabili nitong bakuna ay ang national government through DOH. Opo. Ngayon po, pag pumayag ang DOH, maaari tayong sumali ang LGU. Okay. But we still call on LGUs to have a unified plan with us para po organize tayo at hindi po tayo magkaroon ng mga duplications at magiging risk kasi po ito sa ating mga kababayan. Opo. Nagsalita na po si Pangulo kaugnay nitong pagbabakuna ng mga PSG ng unauthorized no na vaccine. Ano bang posisyon ngayon dito ng Department of Health? Well, ito pa rin ho yung sinasabi natin, ano, we go through the process. Ito pong mga bakuna, wala pa ho tayo na-aprobahan dito sa ating bansa. So kung ano man ho ang naibigay na sa ating mga kababayan, nagbibigay babala lang kami, ito po ay hindi rehistrado at ito po ay maaaring magkaroon ng masamang dulot sa kanilang kalusugan. Ang napagkasundoan po, Usec, di ba listahan ng naturukan para mamonitor ng DOH? Tama ho ba? Yes, sir. We are currently coordinating so that we can monitor those individuals who were given the vaccine. Okay. Eto, dito na lang po tayo sa test, no? Sinuporta ni Pangulong Duterte yung gusto ni Senator Gordon, yung saliva test, kapalit ng swab test, mas accurate daw at hindi mas masakit. So ano ho ang status ito sa DOH, yung saliva test? Yes, sir. Actually, kami po ay nakikipag-ugnayan ano, with the Philippine Red Cross simula pa nung mga September of last year. They have presented to us yung kanilang pag-aaral. At ito naman po ay pinadaan natin doon sa ating laboratory experts panel. Opo. Nagkaroon po tayo ng parang resolusyon ng ating lab experts panel where they recommended na kailangan ituloy muna yung pag-aaral na ginawa ng Philippine Red Cross dahil meron pa rin po tayo mga kailangan kumpletuhin katulad ng mga number of participants na naisali nila doon sa pag-aaral na yon. Opo. Hanggang sa matatapos natin, base sa rekomendasyon, doon ho natin masasabi that we are already validated this saliva test. Bukas po ang DOH at tanggap po namin na ito talaga ay mas efficient para sa gobyerno. Pero kailangan po natin ang mga ganitong study so that we can provide evidence and basis na acceptable po itong saliva test dito po sa ating bansa based on our current settings and different logistics na ginagamit. Opo. Usec, isa na lang po, sabi ng mga eksperto, di ba, na after ng mga selebrasyon natin, ng New Year, pati Christmas, tataas ang kaso. Dapat na ho ba tayong magdiwang ngayon na mabagal ho at kaunti lang yung mga kasong na i-record, Usec?
Well, kailangan nung maintindihan natin mga kababayan, ito pong past days, mababa po ang pasok ng mga kaso. Apektado po kasi dahil yung iba po natin mga laboratorio ay sarado during the holidays. Ayun. And most of the laboratories received very minimal specimens. No? Wala pong mga nagpapa-test o kaya yung mga LGUs wala po na ibigay. So, titignan pa rin po natin ang trends in the coming days and we are seeing na baka sa middle of January makikita natin yung palit ng trend natin. Ng trend, opo. Usec, Happy New Year po. Maraming salamat. DOH Usec Maria Rosario Vergeire. Happy New Year po. Thank you.